The Burari Death Story. Marami sa atin ang sadyang mahilig sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan, mapapelikula man, telebisyon o sa mga nobela at maiikling kwento. Marami sa atin ang talagang hindi nagpapaawat pagdating sa mga kwentong horror. Ngunit sa kadalasan, mas nakakatakot pa ang mga totoong mga kaganapan kaysa doon sa mga kwentong misteryo at hiwaga na dulot ng ating malilikot na isipan. Mas nakakatakot ang mga kwento na totoong nangyari at maaring mangyari pang muli. Nakakatakot dahil hindi natin alam na baka sa atin ito mangyari o sa mga mahal natin sa buhay. Huwag naman sana. Isa sa mga pangyayari na talagang nagpatindig ng aking balahibo at nagpahirap sa aking matulog sa gabi ay nangyari noong taong 2018 sa bayan ng Burari sa India. Isang mapayapang umaga, alas 7:15, natagpuan ang bangkay ng 11 miyembro ng pamilya Chundawat sa loob ng kanilang bahay, kasama ang 2 kabataan, parihong edad 15, tanging ang kanilang aso lamang na nakakadena sa kanilang terrace ang natagpuang buhay. Nang umagang iyon, 10 sa kanila ay nakabigti mula sa mga bakal sa kanilang kisame. Magkakatabi ang kanilang mga katawan, nakapiring ang kanilang mga mata, natatakpan ang kanilang mga bibig ng tape at may nakapasak na bulak sa kanilang mga tainga. Halos nababalot ang kanilang mga mukha at ulo ng tela. Nakatali rin ang mga kamay at paa ng ilan sa mga bangkay sa kanilang paanan. Mayroong mga bangkong nakatumba sa lapag. Natagpuan naman ang kanilang lola, edad 77, sa isang kwarto at may palatandaan na sinakal ito. Dahil dito, nabulabog ang kanilang buong komunidad, pati na ang buong India. Nagpakamatay ba silang lahat o may pumatay sa kanila? Ayon sa eksaminasyon ng kanilang bahay at ng kanilang mga bangkay, walang anumang bakas na nagkaroon ng anumang kaguluhan, kahit ang kanilang mga kapitbahay ay walang narinig na anumang kakaiba kinagabihan. Ayon sa pulisya, tinignan nilang maigi ang lahat ng posibleng anggulo ng kaso at isa sa mga teoryang kanilang sinisiyasat ay sabay-sabay na nagpakamatay ang buong miyembro ng pamilyang iyon dahil sa isang ritual. Natagpuan ng mga pulis sa loob ng bahay ang 11 diary na pag-alamang isinulat ang diary na ito sa loob ng 11 taon. Sa diary, mababasa ang mga kakaiba at para sa karamihan nakakakagimbal na mga ritual at tagubilin na dapat gawin ng buong pamilyang iyon. Ayon sa diary, nakakatanggap si Lalit Singh Chundawat, ang padri di pamilya, ng mga mensahe mula sa kanyang yumaong ama. Sa tuwing mangyayari ito, nagbabago ang kanyang mga kilos at boses. At pagkatapos, magbibigay siya ng mga tagubilin na isinusulat naman ng isa sa kanyang mga anak na babae. Nakasaad pa sa diary na ang kaluluwa ng ama ni Lalit ay hindi pa matahimik at nagpapagala-gala pa kasama ng 4 pa nilang namatay ng kamag-anak na kailangan nilang isagawa ang ritual upang magkaroon ang mga kaluluwang iyon ng kaligtasan. Sa loob ng diary, mababasa ang eksaktong instruksyon kung paano nila gagawin ang ritual. Ang lahat ay dapat nakapiring ang mga mata. Walang dapat makita ang mga mata kundi ang pinakatuktok. Kailangang gumamit ng sari, isang balabal o bandana kasama ng lubid. Ang sabi sa diary, ang dagdag na tilang nakatali sa mga kamay ay dapat gawin ding pantakip sa mga mata. Ang bibig ay dapat takpan ng panyo ng 2 ulit. Ang lalim ng inyong debosyon ang magtatakda ng resulta. Abangan ang karugtong mga kakripi.